ano, kaya kabila. So kahit po may declaration ng ceasefire, hindi pa rin po yun 100% na sigurado na walang gerang mangyayari. Hindi nasusunod kahit may yes po ma'am, yung taga-kabila yung hindi sumusunod. Ah, yung mga rebelde. Yes po. Ah, talaga. Okay. So, nasagot na ba ang mga tanong mo? Yung una, pero gusto ko lang iwan ito, yung sa first question na, baka pwedeng pagnilay-nilayan kung ano ang possible opportunity for talking about peace. Parang sa inyong komunidad, pwede bang huwag kayo dito mag-away? Parang gano'n, ano? Na naisip ko yung ginawa sa ibang mga communities like in the north, no? In Cordillera and in some parts of Mindanao many years ago. So I don't know how possible it is at this point. Yun. Tapos yung second question ko nga, yung sa usapin ng epekto ng COVID sa kababaihan at sa kabataan. Okay. Yung tanong mo, Carol, about sa bata, ano ang naging action doon sa pagkamatay ng isang bata caught in the crossfire? Nasagot na nila yon, hiwala daw, clear. So parang ang understanding ko, ang ina-attribute na ang may kasalanan sa pagkamatay ng bata ay ang rebels, no? So tinutugis ng military. Yan yung naintindihan ko. Pero baka pwede nga i-reflect, ganun uli yung aking iwan na kung ganyan, no? Just pwedeng maulit yan. Ano bang community or collective efforts kaya na hindi na to siya maulit, diba? Because the community suffers. Yun lang, no? So gusto ko lang iwan yan na pagnilay-nilayan as a possibility. Pero may second question ako yung sa usapin ng violence against women and children. Aside from effects of war, yung pwedeng domestic violence, no? Because yun yung tumaas dito sa Pilipinas and worldwide. Actually po ma'am, dito sa amin, ano po, yung domestic violence po, every now and then po, yung mga mininiform po namin, nagbibigay po ng mga flyers tungkol po sa domestic violence. At sa amin naman po, so far wala naman pong case ng ganun sa amin. Pati rin kina Imelda, wala rin, hindi, anong opinion ni na Imelda o nila John, o kahit kina kay Carlito, meron ba kayong napansin na pagdami ng mga kaso ng pangbubugbog sa kababaihan o mga bata? Dumami ba dahil may COVID, dahil hindi nga nakakalabas ang mga bata o mga kababaihan? Dumami ba ang wala kaso naman ng violence o pangbubugbog? Wala. Sa amin, mama, wala namang na-report sa barangay kasi siguro epektibo yung palagi namin ipinaalala sa mga meetings, yung nagandak kami ng IEC para sa ganun, hindi mas, walang mga insidenteng ma... pambubugbog. Wala, ma'am, wala. Baka yung mga lalaki ang binubugbog. Pwede po akong mag-add? Sige. Miss Luz, pwede po akong mag-add? Sige. Opo. Hindi po specific for RP, pero dito po sa ano, like neighboring barangay or kahit sa locality lang, siguro po hindi ko masasabing marami or wala kasi may ano po, deficit po sa data. Siguro po sa reporting, ganun. Or pwede pong hindi naman siya physical violence. Pero may ano din po kasi, di ba po, verbal violence, mental, psychological. Mental abuse, psychological, pati na rin po sa mga emotional. Kabataan, at emotional. So hindi ko po masasabing meron, wala. Kasi may ano po, parang kung dapat may gawin, siguro po better na reporting, access to ganun, mga council. So, yun po. So. Okay. So, maraming salamat. So, punta tayo sa tanong ni Edwin. Si Edwin may tanong. Ano po ang ugnayan ng mga local government
at IP leaders patungkol sa protocol. Meron ba kayong experience na may na, mga pasaway na hindi IP, hindi siya lumad at hindi sumusunod sa mga IP na nagpapatupad ng protocol? Ano po kaya ang dahilan nito? Okay. Ang tanong ni Edwin. IP na siya mga IP. Hindi. Kumbang ganong karanasan. Una, may, tali dalawa itong tanong niya eh. Una, ano ang ugnayan ng local government at IP leaders? Pangalawa, meron ba kayong karanasan na hindi lumad tapos hindi sumusunod sa mga patakaran ng mga lumad tungkol sa protocols? So, yung unang tanong muna, may ugnayan ba yung local government at IT leaders tungkol sa protocol? Nagko-coordinate ba yung mga IT leaders ninyo at LGU? Actually po ma'am, yung ugnayan po ng LGU at IPS, meron po talaga sa tungkol sa protocols kasi nga po may natawag kami na Indigenous Peoples Mandatory Representative per barangay at meron din po sa municipal. Actually, we have experience po talaga ma'am na hindi sumusunod yung mga IPs lalo na yung sa pag-wear ng face mask. So na, isa po nakikita namin, although may ano siya, may penalties pero yung sabi sa amin ni sa amin ng kapitan namin na hindi mo na bigyan ng penalties o sabihin mo na. So we talk to them, yung sabi nila wala daw silang pambili ng face mask. So we brought out the situation, the yung pangyayari sa LGU. Nagbigay naman po sila ng yung binigay sa aming lugar 20 pieces of face mask but doon lang po talaga sa hindi nakaka-afford pero yung pasaway lang talaga na hindi sumusunod yun pinatatawag namin sila last Wednesday lang sa barangay hindi muna daw sila nagbayad kasi walang pera pero at least sinabi namin na sa susunod pag ano pag ginawa nila ulit bayad na po sila ng 500 pesos po. Okay. Sige, yung tungkol sa pangalawa, yung pagsunod, yung ang dito, ang tinutukoy yata ni Edwin, yung hindi siya IP. Hindi siya lumad, pero hindi siya, meron ba kayong karanasan na hindi siya lumad, hindi siya sumusunod sa inyong patakaran ng mga lumad tungkol sa protocol? Yung protocol, ma'am, yun na bang sa health protocol or kahit anong protocol? Anong health protocol. Sa protocol na related sa COVID. Okay. Sa amin ma'am, yung mga hindi mga lumad na sumusuway sa health protocol, yun ang amin na pong paan, ang barangay na po ang nag-imbita sa barangay at winawarningan sila at ipa alam sa kanila kung ano yung mga protocols o mga guidelines parang yung parang hindi marunong mag tumupad sa mga protocols ay ilan mayroon pang warning pero yung ilang mga medyo matitigas ang mga ulo ay bayad na diretso multa na diretso pero yung mga IP na o sumusunod naman mga mas madali silang makaintindi sa mga protocols. Mabilis silang matakot at sumusunod sila talaga sa mga health protocols. Okay, meron bang dagdag pa na sagot mula sa iba? Meron pang dagdag na sagot mula sa iba niyong kasama diyan, kay Joan or kay Carlito? Dagdag na sagot. Kung meron ba kayong hindi lumad na hindi sumunod sa protocol at anong bakit ganun? Meron po ma'am yung minsan na nagkanda kami ng first namin na community meeting sa Agmihiko tapos may mga bisita na hindi namin alam na galing sa merong galing ng Cagayan de Oro merong galing ng ibang lungsod. Meron ding malay-balay. Tapos nung dumating sila, walang suot na mask.
Siguro dahil ano, kampante sila na walang COVID doon sa community. Kaya ayun, kami nagsusuot kami ng mask tapos sila hindi sila nagsusuot ng mask nila. Walang social distancing. Wala pa naman kami ng alcohol sa bukid, ma'am. Tama. Oo. So 'yun kasi yung mga IP namin hindi marunong mag ano, yung hindi mo pwedeng yung sawayin yung bisita mo, yung masyadong polite. So ayun, pinabayaan namin, buti na lang nandoon sila Grace, binigyan sila ng face mask. Oh, yun po, yun may mga cases po kasi po minsan po yung mga kaibigan namin, kaibigan ng mga taga-community na galing sa labas, parang nagiging pasyalan yung mga community ng IPs minsan. Oo, kasi hindi ba walang mga trabaho yung iba, nasa ano lang. So yung kanila parang nakipag-reunion pa doon sa mga IP leaders namin minsan. Yun po. Naghahanap ng sariwang hangin. Saan wala silang dalang ano, virus. Sana nga. Opo, okay. May additional po si Grace po. Siguro po dahil mention na po niyo yung ano, yung sinabi na po natin Joanne yung sa mga outsiders. So yun po yung isang ano ng first po na start ng medyo wala po kasi hindi naman apektado masyado yung community kasi less naman po yung travel history nila. So for NGOs po may iba po din kaming kilalang NGO na pag pumunta sa community ay ano po yung parang hindi na po parang super needed urgent ganun po na kailangan talagang puntahan doon pero pag hindi naman po kailangan ano naman po, sulat na lang ganun. Pero for NTFP po, palagi po kaming nagdadala ng face shield at face mask, pati alcohol. So palagi po namin, sabi ni Ate Joanne na hindi, kasi yung polite po yung mga higao nun, hindi po, hindi nakakasita or nakakapag-remind sa bisita. So bilang, so bilang po na ang tagal na namin sa community, kami po yung ano, kami po yung sumisita para sa kanila. So, opo, nire-remind po palagi na ganun kasi sobrang hirap kung hindi sunod sa may comment dito si Ivy. Sana hindi lang takot ang dahilan sa pagsunod sa protocol. Kung hindi maunawaan din nila ang risko at usapin kaligtasan ang dahilan kaya sila dapat sumunod sa protocol. Hindi dahil daw sa takot. Kundi talagang nauunawaan nila kung bakit dapat silang sumunod. Yun ang kanyang punto. Tama. Yes po. I agree po dyan. Kasi sa NTFP po, meron po kaming parang ang aming pong isang intervention aside from yung pagbibigay ng bigas ganun is yung pagbibigay ng sabon face at face mask yun din po yung isa naming ano kasi nag-assume kami na hindi talaga takot yung takot nila sa kanilang para sa kanilang sariling kalusugan hindi yung takot na dahil may fines so yun po yung ano isang totoo po yan isang sad na reality po na kahit hindi po lumad, yan po yung ano, isa sa mga realidad na minsan yung pagsuot ng face mask is more on the takot on being fined or being oo, rather than sa pangsariling ano, pangsariling kaligtasan. So yun po yung ano. Okay, may tanong din si Ivy. Maliban sa ritual, kasi nabanggit niyo yung ritual na ng mga lumad kanina, di ba? Maliban sa ritual, may mga tradisyon ba ang mga katutubo na nagpapakita ng paglilinis at paglaban sa sakit? Or gamot kaya or gamot? Ayun. Maliban sa ritual, may mga tradisyon ba ang mga katutubo na nagpapakita ng paglilinis, paglaban sa sakit o mga gamot bilang bahagi ng katutubong panggagamot. Dimension lang na. Sa
Sa Agmihiko po, sabi po nila, ma'am,